Ayan! Grabe naman! Tinan nyo naman, plastic pa lang! Legit na! Okay, quality na quality. Pag nakakita po kayo ng ganito na white tsaka red na plastic, alam niya ako saan yan. Kamusta mga tropa? Ang mga pala si Tosh ng 4Box at ngayong araw ay may isi-share na naman kaming bagay sa inyo! So, syempre, bago tayo magsimula, mag-subscribe ko na kayo sa channel namin. Click that notification bell, follow nyo kami sa Instagram, at ilike nyo ang aming Facebook page. Mga katropa, pasensya na kung hindi kami ngayon mag-shoutout. Maraming videos na yung dumaan, pero hindi kami masyado nag-shoutout. Konti lang kasi, nakukulangan kami sa mga nagko-comment, mga katropa. Sa mga nagpapa-shoutout sa amin. Pasensya na mga katropa. Dagdag pa tayo, effort pa tayo konti. Thank you mga pala sa mga katropa natin dyan na nagme-message sa aming Facebook page. So, ang dami nagtatanong pa din sa mga bagay-bagay. So, gusto namin po yung mga ganon. Hindi nila in-inquire yung sa kay 158. Kasi meron kaming ginawa pong video ng 158 guide. Hindi pa namin sure kung pupost namin dahil nga nag-iba na yung parang ordering kung paano yung order. So, yun lang naman. Shinare ko lang naman. Simula na tayo mga katropa. Pakibigay na nga yan, pre! Ito, shishare ko lang mga katropa. Hindi ko kasi in-expect na meron ng actually fake to. Nagulat lang din ako. Alam ko meron na sa online. Hindi ko rin alam kung magkano nila binibenta. Siyempre, buksan na natin. Tanggal natin yung plastic. Iyan! Kita nyo naman sa plastic. Mukha siyang legit na plastic. Merong Jordan logo. Kita nyo na siguro o medyo malabo pa. Jordan bag. Ito na yung itsura niya. Tanggalin natin yung plastic. Iyan! Ito po ang Jordan 11 backpack. Okay? Ha, gusto niyo yung bag, ha? Ano ba to? Okay, hindi po namin ito papamigay. Kita nyo naman. Ang ganda. Wow! Quality talaga. Ito po yung latest na version nitong backpack ng Jordan 11. Nagkaroon po siya ng Jordan 11 na bread way back na ang nasa ilalim niya is yung parang pinaka-shoe or pinaka-sole. Nagkaroon po ako ng ganun. Pero, siyempre, la long run, medyo nasira na rin siya kasi yung masyadong marami kasi yung leather parts yun. Madalas kasi pag tumatagal na yung leather parts, nagtatanggal-tanggal na siya. So, hindi na naging maganda. Then, may flow kasi yun. Yung ilalim nun, sole, nakadikit sa'yo masyado yung sapatos. Alam mo, mabigat siya tapos hindi siya comfortable na backpack. Ito na yung bagong iteration ng backpack ng Jordan 11. Kamakalan lang to ni-release. May mga ibang kulay din to. Pang Concords, tsaka hindi ko alam kung anong kulay yung isa. O basta, tatlo silang color. I-breakdown na natin kung ano yung mga parts niya. Okay, sa front part niya, ayan, kitang-kita niyo yung Jordan logo. Ang maganda sa Jordan logo is, hindi siya parang plastic. Parang bakal siya. Take note mga katropa, ito ay fake. Hindi ko pa actually nakita yung original para i-compare natin dito. Kaya hindi natin i-compare na, ay, ito yung itsura nito, ito yung itsura nito. So yeah, tinareview lang natin yung bag. Ang ganda ng pagkakashine niya, talagang, ewan ko lang kung kita nyo, sa ilaw namin, ayan o, oh, shine talaga yung logo. Ayan, meron siyang dalawang pocket, okay. So, hindi naman siya tagusan. Pwede nyong, kung ano man yung pwede nyong ilagay dyan. Ito interesting part. Sa gitna niya, may handle din. Nakatulad dito sa top. So, I think, kung masyado mabigat yung gamit nyo, pwede nyong paganto yung hawak nyo siguro. Halimbawa, naglalaro kayo ng basketball, maraming nakalagay dito na gamit, pwede dito nyo hawakan at hindi dito. Pero hindi ko lang alam kung sobrang sturdy nito para ma-hold yung ganung klaseng weight. Be careful na lang kung maglalagay kayo ng mabigat na gamit dito. Punta naman tayo sa wag muna dito. Sa side part muna tayo. Side part niya, sa unang part dito sa gilid, ayan, meron siyang 23. As you all know, yung logo sa backside ng Jordan ng Jordan 11 ay ganyan. Number 23. Ganyan din yung pagkakasulat. Dito sa bag na to, tahi siya. Meron pa pala siyang parang ano dito, zipper. Ngayon ko lang napansin to. O dito sa part na to, yan, 23. Ang ganda ng pagkakatahi niya. Hindi siya yung katulad ng chip-chip na sa mga sapatos kasi pag nakita mo, may mga lampas-lampas. Sa kanya, hindi. Maganda ang kanya pagkakatahi. Quality. Sa kabilang side naman, ayan, ito yung nasa tang ng Jordan 11. So, yan. Ang nakalagay ay Jordan Jumpman. Okay. Try ko to. Buksan ko kung anong purpose nito. Meron siyang zipper dito sa part na to. Ah, additional lang na space. Hindi siya masyadong pansin eh. I think para lang kung masyadong maraming gamit, pwede yata kayong mag-extend or what. Parang secret
packet. Ito na ba? Hindi. Ito muna sa backside. Ano siyang libreng? Keychain. O oh, yan, keychain. Yung normal na Jordan 11 Breds na keychain. Meron din siya mga tag, okay? Yung tag niya, hindi mukhang cheap. Meron siya nakalagay na wet, dry shoe packet. Hindi ko rin alam kung anong purpose nun. It's supposed to be yata nung una ko nakita dapat sa front part to. Nandiyan ko, ba't nagtuta dito? And sa backside niya, ayan, may Jordan logo sa strap niya. And then yung pinaka ganto niya is yung, ayan, yung mga holes, so parang, para comfy siya. Pero hindi ako masyadong ano sa gantong backside kasi madalas nito pag sa mga t-shirt nyo, pag ganito yung backside, nasisira yung ano nyo, yung t-shirt nyo. Ano suot yung t-shirt ah? Kasi sa backpack na ganito, pagka ano, habang gumagalaw kayo, nagagasgas yung t-shirt nyo. So, madalas nahihimulmul yung t-shirt nyo. Lalo na kung fake yung t-shirt nyo. Airpon na lang kayo. At dito rin sa kanyang loob. Ba, doble, no? Pati yung harap ng ganito mo, maghihimulmul. Pero okay naman siya. Mukha naman siyang sturdy. Hindi naman siya yung ano, baka nasabi niyo nasira ko, hindi na, hindi lang siya nakakabit pa ng maayos kasi bago pa to, kakabili lang po nito. Ayan, hindi pa siya nakaayos. Ito na ang pinaka inaantay niyo, yung ilalim. Ayan, tingnan niyo naman yung ilalim niyan. Oh, goma, okay, rubber with patent leathers. Pagkaka-leather niya, in-imitate niya yung patent leather ng Jordan 11 na Breds. And then yung sole ng Breds ay, iyan, nakalagay dyan. Oh, tinan nyo naman. Oh, quality. Ayan, oh. Ganda. Ayan yung nagpaganda talaga dito sa bag. So, iyan. Kung bibili nyo, talagang recommended talaga. Diba? Ang ganda, oh. Kung gusto nila yung pang school, o kaya pang tagalala. Or, kung meron kayo, kung meron kayong Jordan 11 na Breds nung December, eh, maganda tong pang-partner, di ba? Naka-t-shirt kayo ng Jordan 11, naka-sapatos kayo noon, naka-cup kayo, o ito, backpack. Complete! Ito lang siguro ang pinaka-missing link sa forma nyo ng Jordan 11 Breds. Magkano nga ba ito, mga katropa? Ito, mga katropa, magugulat kayo sa presyo nito. Ito ay fake na bag. Kung sa quality pa lang, ako para sa akin, ang ganda na ng quality. Magaling talaga yung mga Chinese sa mga pag-copy ng ganyan. Marami na ako nakitang Jordan na bag ngayon nowadays. Pero ito kasi yung pinakamurang na nabili ko. Ang presyo po nito ay 600 pesos. Oh, mga katropa, backpack Jordan 11 bread 600 pesos. Saan ka pa? Tatanungin nyo, katropa, saan nyo nabili yan? Nabili po ito sa Divisoria. Nagulat ako, mga katropa, meron sa Divisoria. Marami pong nagbibenta nito online. May mga nagbibenta ng 1,500, 2,000, umabot pa minsan ng 2,500. Kung bibili kayo sa Shopee, may nagbibenta ng mga Chinese, umabot ng 3,000 to 4,000. Punta lang kayo ng Divisoria. Hindi ko lang alam, meron pa. 600 pesos lang nila binibenta, tatlong kulay, mga katropa. Yan, no? Jordan 11 Breds, 600 pesos. Why not, di ba? Backpack, di ba? Kung bibili ka ng Jansport na bag, mabuti nga siguro ng mga 1,500 doon. Kung bibili ka ng mga, kalimbawa, Cartimar na mga bag, yung mga Jordan-Jordan na logo, minsan Kobe logo, meron itong mga ganun eh. Magkano din yun? Mabuti din ng 1,000. Eto, 600, doon. Tingnan mo yung tsura. Malupet. Siyempre, hindi po namin ganun pinapromote na, oh, bumili kayo nito kasi maganda, sobra. Equal lang po kami. So, kung kayo po ay may ganito na original, oh, ito po yung pinaka-itsura ng fake. Oh, lastly pa pala, buksan po natin yung loob. Sorry po. Kung ano ang pwede nyong ilagay. Yan! Merong parang packet dito. I think kung meron kayong laptop, pwede nyong ilagay yan dyan. Then, merong zipper dito. Kung meron kayong mga wallets, pwede nyong ilagay dito. Pero may net siya. Okay? Tapos, yun na. Yun na. Spacey naman po. Marami kayong pwedeng ilagay dito kung kayo nag-i-school o kaya mga damit-damit o kung mga usual na ano. Hindi naman ng sobrang laki-laki kasi madalas kasi sa mga Jordan bags, sa mga Nike bags, oversized, sobrang laki. So, etong bag na to, sakto lang siya. Kung alam niyo yung size ng Jansport na bag, lakihan nyo lang ng konti. Kasi nagkaroon siya ng extension. Ito lang yung parang pinaka nag-extend. Yun lang, mga katropa. Again, hindi po namin pinopromote na bumili kayo. Pero kung may original kayo, ayan po yung itsura nito. Pwede nyo i-compare kung baka mamaya maskam kayo or what. Kung gusto nyo naman fake, kung okay lang sa inyo, ayan. Ito yung ano,
bag. Yun lang mga katropa. Sana naman ay may na-share akong maganda sa inyo. Kung maganda ba talaga yun. Siyempre, bago magtapos yung video, mag-subscribe muna kasi channel namin. Click that notification bell. Follow nyo kami sa Instagram at i-like nyo aming Facebook page, mga katropa. Jordan 11 Breds Backpack. Mulit-muli, ako si Tosh ng 4 Bucks. Hanggang sa susunod na video!